Isang magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoong Jesus. Kunin na po natin ang ating Biblia at ating pong basahin ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Tayo nga po ay nasa 1 Corinto chapter 3 verse 9 to 15. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. 1 Corinto chapter 3 verse 9 to 15. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay ng tagapagtayo. Iba naman ang nagpatuloy at pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nalagay na si Jesucristo. May nagtatayo ng ganito, nagagamit ng ginto, pila o mahalagang bato. Mayroon namang gagamit ng kahoy, dayami o pinagapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat ang araw na iyon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay mananatili, ang nagtayo nito'y tatanggap ng ganting pala. Ngunit kung masusunog, mawawalan siya ng ganting pala. Gayunman, maliligtas siya lamang ay parang nagdaan sa apoy. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita sa umagang ito. Ang ating pong mensahe ay nakatuon po sa si Jesus ang pundasyon ng ating buhay pananampalataya. Patuloy na ipinapaliwanag ni Pablo sa mga taga-Korinto na tayo, yung mga taga-Korinto o yung mga mananampalataya, tayo yung gusali ng Diyos. Una, binanggit niya, bukirin, the fields of God. And then, ginamit niya yung salita na tayo ay gusali ng Diyos. Dun sa bukirin, sinabi niya yung siya ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ngayon naman, ginamit niya ang paghahalintulad ng mga mananampalataya sa gusali ng Diyos. At bilang tayo ang mga gusali ng Diyos na sinasabi, ang sinasabi niya, ang gusaling itatayo ay dapat may isa lamang matibay na pundasyon. At ang pundasyon ng gusali o ng ating buhay ay si Kristo. Ito lamang ang pundasyon na itinatag niya ni Pablo. Wala nang ibang pundasyon na dapat pagsaligan ng pananampalataya, kundi si Kristo lamang. Ang tawag nga sa kay Jesus ay, He is the cornerstone, a tried stone, a cornerstone. Ito ang sinabi dun sa unang Pedro at sa aklat ni Isaiah at sa mga awit na si Jesus ang batong panulukan na ang bawat susunod pa na mga ilalagay ay dapat kay Jesus nakapatong. Ano po ang tinuturo nito? Sa pananampalataya natin, walang ibang saligan kundi dapat si Kristo. Si Kristo lamang ang ating tagapamagitan, si Kristo ang ating katotohanan, si Kristo ang ating buhay. Ang ating pananampalataya ay dapat nakasentro kay Kristo. Hindi ito nakasalig sa anumang denominasyon o anumang relihiyon na iyong kinakaaniban. Hindi rin ito nakasalig sa anumang mga ginagawa mo. But our foundation of our faith is Jesus Christ. No other foundation. It's not your religion. It's not the person who is discipling you. But our foundation should be Jesus Christ. Ngayon ang tanong, ito ba ang pundasyon ng iyong pananampalataya? Maaring sasabihin natin, oo, si Kristo. O kaya, madaling sabihin talaga na si Kristo. Ngayon ang tanong, kung si Kristo ang pundasyon ng iyong pananampalataya, ang iyong buhay ay nakasalig sa Kanya. Hindi lamang ito sa kaisipan, hindi lamang ito sa bibig, kundi dapat buong puso na ang iyong buhay
ay nakatungtong o si Kristo ang matibay na pundasyon na kahit bumagyo, hindi ka magigiba. Kahit bumaha, sabi nga ito yung He is the solid rock on whom our faith stand, si Jesus Christ. Ngayon po, ang isa pang pinag-usapan dito ay yung itatayo dun sa ibabaw ng pundasyon. Yung mga i-build mo dun sa pundasyon. Si Jesus Christ nga ang pundasyon, pero how are you building your faith? Kung ikaw ang tagapagtayo, paano mo tinatayo ang pananampalatayang ito sa mga buhay ng mga tao? O kaya sa iyong buhay, paano mo pinatatatag ang iyong pananampalataya? Ang ibang pananampalataya, kung ito ay dumating sa pagsubok, sa testing, ito ba ay mananatiling naninindigan? Kapag ang ibang pananampalataya ay dumaan sa apoy, sa pagsubok, sa baha, ito ba ay mananatiling nakatayo? May binanggit siya ritong mga materyales na ginagamit ng isang tagapagtayo. Maaring ito daw ay ginto, pila, o matitibay na bato, na ibig sabihin na kapag dumaan sa apoy, ito ay hindi masisira. Or meron ding itinayo na ang gamit ay kahoy, dayami, o iba pang mga materyales na pinaggapasan, ibig sabihin damo. Eh alam natin na kapag ito ay dumaan sa apoy, ito ay masusunog. Ano po ang tinutukoy ng mga materyales na ito? Ito yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Ito yung pananampalataya natin na nakasalig, na minsan nakasalig lamang sa pangangailangan, kaya tayo nandun kay Kristo. Minsan nakasalig lamang dahil tayo ay may problema, na kapag natapos na yung problema, wala na rin. O kaya naman, yung pananampalataya natin ay nakafocus lamang sa ano pa mang bagay. Yung paaring ang tinutukoy dito, yung mga paglilingkod natin. Ang mga paglilingkod ba natin ay taos sa puso? Ang ating bang mga ginagawang kabutihan ay tunay na mananatili? O ito ay pang makasarili lamang o self-serving? Tanungin natin ang ating sarili. Yung ating bang pananampalataya ay natatag kay Kristo? Pangalawa, ang ating bang pananampalataya ito na tinatayo at ginagawa tayo para sa Panginoon, paglilingkod, ang pagsunod natin, ang mga ginagawa natin para sa Panginoon, ito ba ay magiging matibay na kung daraan sa mga bagyo at pagsubok o sa apoy, ito ay mananatiling nakatayo at hindi nasusunog? Darating ang panahon, haharap tayo sa Panginoon. Susuriin niya ang lahat ng ating ginawa. Susuriin niya o pagbibigay sulit natin ang ating buhay. Kung ito ay umarap tayo sa Panginoon, makikita ba ng Panginoon na ang ating mga ginawa para sa Kanya ay nanatili? Makikita ba ng Panginoon na ang ating mga paglilingkod, ang ating pananampalataya ay tunay at wagas? At hindi lamang tayo sumusunod sa Panginoon dahil tayo ay narito na at wala tayong ginagawa para sa Kanya. O kaya gumagawa ka naman dahil napipilitan lamang. O ang ating mga ginagawa ay ayon sa pangrelihiyon lamang at hindi tunay at tapat. Ito po ay wake up call din sa atin, paggising sa atin sa ating pagsunod sa Panginoon. Anong application natin? Si Jesus ang dapat maging pundasyon ng ating faith. The center of our faith must be Jesus. We must focus our faith on Jesus kasi siya lamang ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Ang ating second application natin, tingnan natin yung mga ginagawa natin para sa Panginoon, para sa ating kapwa. Check natin kung ito ay self-serving. Check natin kung ito ba ay taos puso. Check natin kung ito ba ay tunay na iniaalay natin sa Diyos. At ang sa Diyos ang papuri at hindi sa ating pangalan lamang. Pangatlo, maging maingat tayo sa ating pagtatayo ng pananampalataya. Ingatan natin at i-check natin palagi na ito ay nakasentro sa Panginoon. Hindi ito para sa sarili natin, kundi ito ay para sa Panginoon.
anumang paglilingkod natin ay para sa Diyos. Anumang pagsunod natin ay dahil mahal natin ang Panginoon at hindi napipilitan lamang. Tingnan natin ang ating buhay. Ang ating bang mga ginagawa para sa kaharian ng Diyos, ang ating paglilingkod, ay gawin natin to ng buong puso at ialay natin sa Panginoon ng bukal sa ating puso. Ang ating bang pagbibigay, ang ating bang paggawa ng kabutihan, ginagawa ba natin ang mga bagay na ito na papuri sa Panginoon? Kung meron man tayong pagkukulang sa ating buhay at hindi natin, makita natin na marami tayong ginagawa na hindi ka lugod-lugod or hindi kasalanan eh. Yung mga ginagawa natin ay hindi matuwid na katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon kasi our motives are not good. Let us pray and ask the Lord to help us. Ayusin natin ang ating pagsunod, ang ating paglilingkod, at ang ating mga gawang kabutihan ay maging para sa Panginoon lamang. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, suriin mo po ang aking pagsunod at paglilingkod at gawang kabutihan, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na ang mga ito ay gawin ko ng may katapatan, taos sa puso, nakasentro sa iyo at hindi sa akin. Patawarin mo ako, O Diyos, kung ako ay nagkasala sa mga bagay na ito. Dalangin ko na maging matibay ang pagtatayo ng pananampalataya sa puso ko, Panginoon, at sa buhay na pagsunod sa iyo. Tulungan mo po ang bawat tagapakinig, Panginoon, na makita rin nila ang kanilang sarili sa iyong harapan, sa liwanag ng iyong mga salita. Hindi ko alam, Panginoon, kung paano mo sila kinakausap. Ngunit naniniwala akong ikaw ay tapat na kami ay tutulungan, isa sa ayos, at tulungan mo rin kaming makasunod, Ama. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Ito po ang aking samandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa umagang ito. At nawa po kayo po ay mag-subscribe, touch the bell, and the like button. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoong Jesus.